Nais ko pong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon ang isang paksa na kailangan nating pakinggan. Pinamagatan ko ang ating pag-aaral, bagay na ayaw pag-usapan ng Kristiyano. Ang bagay na ayaw pag-usapan ng Kristiyano. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Luke chapter 12, verse 13 to 21. At bibigyan ko ng diin yung verse 20. Ganito po ang sabi. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guru, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang sabi, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, anong gagawin ko? Sapagat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko itipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ang pamagat po natin, bagay na ayaw pag-usapan ng Kristiyano. Basahin ko yung verse 20. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Sa palagay nyo, ano yung ayaw pag-usapan maging ng Kristiyano? Kamatayan. Kamatayan. Kahit Kristiyano, takot sa kamatayan, bakit po? Kulang sa kaalaman. My people perish for lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Sapagkat ang totoong Kristiyano kailanman ay wala ng takot sa kamatayan. Kaya dapat tamang itong pag-usapan upang sa ganun ay may handa natin ang ating sarili. Hebrews chapter 2 verse 15. Ang sino mang natatakot sa kamatayan, siya ay nasa alipin pa ng Diablo. Kapit pa sa liig ang Diablo sa kanyang buhay at hindi siya tumatayo sa pananampalataya. Kaya ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, ang sino mang may takot, hindi pagganap ang pag-ibig sa kanya ng Diyos. At siya alipin pa ng kamatayan. At ang poison ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang may control ng kasalanan sa tao ay ang Diablo. Kaya nga kung takot tayong pag-usapan ng kamatayan, meaning to say, hindi ka pa sakdal sa pag-ibig ng Diyos. Now dito po sa kayasayan, hindi po lamang ang kamatayan ang dapat nating pag-usapan. Kundi, anong layunin kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagturo ng talinhaga? Mayroon siyang layunin. At alam natin sa kasaysayang ito tungkol sa isang hangal na magsasaka. At ito'y madalas natin kinukwento pero hindi natin nakukuha at nakikita ano ba talagang tinuturo dito. Anong mga leksyon na dapat nating
panghawakan. O di kaya limot natin ang totoong aral sa talinhagang ito. Tanda natin, bawat talinhaga may isa lamang paksa. Isa lamang paksa. At dito po, sa ating binasa, hindi po kamatayan ang paksa dito. Ang paksa rito ay tungkol po sa kasakiman. At yan ang kadalasang hindi pinag-uusapan ng tao, lalo na ang Kristiyano. Sapagkat kadalasan ng Kristiyano, nakatingin lamang tayo sa ating labas, panlabas na ninyo. Mayaman ka, gwapo ka, may pinag-aralan ka. Hindi natin pinag-uusapan yung kasakiman. Sapagkat kahit anong yaman mo, kahit anong reliyoso mo, nasa iyo yan, ang kasakiman. At nakita natin dito ang kasakiman, mga kapatid, ay ipinaliwanag ng Panginoon sa talinhaga. Sapagkat ang immediate context tungkol sa talinhaga, ay makikita natin sa verse 13 hanggang 15. Ang sabi po rito, ang sabi po, may isang tao nagsabi sa ating Panginoon, Guru, meaning to say, siya po'y followers of Christ. Siya po'y sumusunod kay Kristo, naniniwala sa kay Kristo, sapagkat hindi niya imumungkay kay Kristo na sila po ay pansinin sa kanilang needs kung hindi sila naniniwala. Kaya sabi niya, Guru, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Yung po yung problema dito. Kaya nagbigay ang Panginoon ng talinhaga. Subalit, ang sabi sa 14, sinabi niya sa kanya, lalaki, sino nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Ang ibig sabihin, wala akong pakialam tungkol sa inyong kayamanan. Desisyon nyo yan. Hindi ang bahagi sa aking misyon na dapat hatiin ko yung kayamanan kung sino sa inyo. Tungkulin nyo yan. Kung kayo tagapagmana, kailangan mayroong paghatian. At marahil ang taong ito, wala siyang bahagi. Pero nakita ng Panginoon ang kanyang totoong problema. Nagdidemand siya na sabihin sa kapatid niya, hatian siya ng kanyang kayamanan sapagkat wala siya. Hindi siya nabahagilan. Ngunit ang gusto niya, sana mayroon ako noon. That is covetousness. No, tayo ganun eh. Wala tayo noon eh. Sana mayroon ako niyan. That is covetousness. At ay, hindi natin pinag-uusapan yan. Sapagkat hindi nakikita. Pero nakikita ng Panginoon ang totoong problema ng tao. Hindi yung kayamanan problema rito. Wala sa Panginoon ang karapatan para paghatiin ito. Pero ang nakikita ni Kristo sa kanya ay ang kanyang kasakiman sa puso. Kaya itong dahilan, nagbigay siya ng talinhaga. At ang sabi sa verse 14, nakita ng Panginoon kung anong problema, sinabi niya sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga tao kung anong problema ng tao niyo at problema ninyo. Kapwa wala at kapwa mayroon. Kahit na ikay puno ng kayamanan, na mayroon ka rin covetousness. Kung wala kang kayamanan, namumuhay ka pa rin sa covetousness. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 14, at verse 15, sinabi niya sa kanila, not only to that man, but to all who are listening. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasikiman. Lahat ng kasikiman. Saan mang bahagi ito? Hindi lamang sa pera. Maging sa tao. Maging sa posisyon. Maging sa pangarap. Maging sa boyfriend at girlfriend. Sana aking siya. Sana makasal na kami. That is covetousness. Lahat ng paraan. Sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kanyang mayroon, sa kanyang kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang buhay ng tao ay kung anong totoong nasa puso. At dahil dito, nagsalaysay siya ng isang talinhaga. At ang talinhagang sinalaysay ng Panginoon, medyo taliwas dun sa tao sapagkat ito yung taong punong-puno ng ani, saganang sagana. Pero hindi siya kontento doon sa kanyang ani, maliit lang yung kamalig niya. Anong gagawin ko? So, ang kanyang ginawa ay maggagawa ko ng mas malaki pang.
kamalig at doon ko ilalagay at ikaw kaluluwa. Sabi niya, sarili ko, masaya ka, matulog ka, kumain ka, uminom ka, marami ka ng taong mamamalagi, may kayamanan ka, magsaya ka. Ang sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi mamamatay ka na. So wala po sa kasaganaan ng totoong buhay sapagkat mamamatay ka. Kaya maraming taong natatakot na sa tungkol sa kamatayan sapagkat hindi pa tama ang kanilang puso. Alipin pa sila ng diablo, ng kasakiman. Na ito'y nangungusap sa akin sapagkat mayroon din akong gustong pangarap na wala sa akin. Gusto kong nasa akin yun. So makikita natin dito, wala pong kinikilingan ng Panginoon doon sa wala na tao at doon sa mayroon. Parehong may kasakiman sa puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa anumang kasakiman sa lahat ng paraan. Kaya dito po, tignan natin ang kasamaan po ng kasakiman. Gusto kong tignan natin sa ibang sulat, lalo na sa Epistles, Colossians chapter 3, verse 5 to 6. Nang kausap dito ni Jesus Christ ay ni Paul ay mga Kristiyano na, ngunit nag-iisip pa rin ng makalaman. Ang hangad pa rin ay mga bagay sa mundong ito, kaya namumuhay sila sa iba't ibang kasalanan. Ang sabi ni Pablo, tumingin kayo sa taas, hangarin niyo mga bagay sa taas at hindi ang salaman. Sapagkat kayo Kristiyano na, dapat namumuhay kayong Kristiyano. At dito ang sabi sa verse 5, patayin niyo anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman. Kita nyo? Nakita nyo gano'ng kabigat ang kasakiman dito? Katulad lamang ng pakikiapid, ng fornication. Yung pong kasamaan ng pakikiapid ay tulad ng kasamaan ng pakikiapid. I mean, kasakiman ay kasing sama ng pakikiapid. Diyan po itinabi ang kasakiman. At hindi lamang yan. Karumihan, sa lahat ng karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman. Pareho lang. Maraming hindi ka adulterer o fornicator, pero sakim ka, at ang sakim nito, bihira po itong kinoconfess. Ang kinoconfess ay yung mga lantad na kasalanan. But covetousness, greed, hindi yung kinoconfess. So therefore, that covetousness is your God. Kaya ang sabi po rin kasunod, kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At yan ay labag sa kalooban ng Diyos. Mayroon kang ibang sinasamba kaysa sa Diyos. You profess to be Christian, but you idolize covetousness. You worship covetousness. Kaya sabi rin sa 6, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos. Sa anong mga bagay? Well, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, kasakiman. Darating po ang puot ng Diyos sapagkat ito'y mga pagsuway. Now, tignan natin yung verse 5. Alisin natin yung ibang mga bagay na kasalanan at ating banggitin lamang kasakiman. Babasahin ako. Patayin ninyo ang anumang kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Mga kapatid, matagal na tayong Kristiyano. Matagal na ako nagtuturo. Matagal na ako nangangaral. Nanre-rebuke. Nananaway. Pero itong kulang sa akin. Nababanggit ko ang covetousness, pero hindi tulad nito na ipinapakita sa atin yung subtlety ng covetousness, the sin of covetousness. Masyado siyang maganda ang anyo. Subtle. Tuso. Hindi mo makilala. Pero lahat tayo naalipin dito. Sapagat ang kasakiman, ginagawa ito ng walang-wala.
At ginagawa rin ito ng punong-punong tao. Ang sabi diyan, ang puot ng Diyos ay dumarating sa kanya. Fornication, puot ng Diyos na sa iyo. Lahat ng karumihan, itong politika, napakarumi. And yet, panatiko ang mga tao, even Christians. Even Christians. Gusto namin itong maging presidente, gusto namin itong maging presidente, itong gusto namin. All of this are covetousness. Bumuto kayo bukas sapagkat deactivated yung aking pagkakamali ko na sa mission kami nung magkaroon ng butuhan. Bumuto kayo. Not because you covet that person. You vote because it is your right and obligation to vote as a citizens of the land. Kaya dito po makikita natin, inilantad ng Panginoon ang kasalanan ng covetousness. Bilang Kristiyano, umiwas tayo sa kahangalan ng kasakiman. Paano? Mayroon pong apat na leksyon dito, mga kapatid, na dapat nating makita at ipamuhay. Leksyon. Meaning to say, tayo po ang mag-a-apply. Tayo po ang sasagawa sa mga leksyon na ito. Unang leksyon, mapapansin natin, mga kapatid, dito po sa taong ito na sakim, kapwa sila, yung wala at yung puno na tao. Ito yung leksyon. Unang-una, habang iniisip ang pagpapala, nakakalimutan ang nagpala. Yung unang leksyon. Yun ang ating iniisip. Masyado tayong sagana o masaya sa pagpapala, pero kadalasan nakakalimutan natin ang nagpala sa atin. Itong tahong ito, mapupuno ang kanyang kamalig sapagkat kinalugdan siya ng Panginoon. Pero hindi nanghulugan ang pabor ng Diyos na sa kanya sapagkat tignan niyo si Esau at si Jacob. God hates Esau, but He loves Jacob. Ano ibig sabihin ng hate? Pinabayaan sa kanyang sariling kasalanan, sa kanyang gusto. Siya'y sumagana. Naabot niyang tugatog ng tagumpay na wala ang Diyos, walang pagtutuwid, walang discipline. But si Jacob talagang pilay-pilay siya dahil siya'y mahal ng Diyos, dinidisiplina siya na huwag siyang matulad kay Esau na bagamat mayaman ay kalimutan ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay pinagpapala, balikan natin ang nagpala sa atin. Tumanaw tayo ng utang na loob sa Kanya. Sapagkat hindi sa ating lakas ito. Bunga lamang ng ating pinagpaguran. Natural. Siya ang magpapala, tayong magtatrabaho. That is our responsibilities. That is our duty. Pero ang nagpapala po, mga kapatid, ang Diyos. Kaya dapat lang bumalik tayo sa Diyos upang tanawin ang utang na loob. Magpasalamat tayo. Kahit na ikaw pa'y masipag, kahit ikaw pa'y matalino, ikaw nagplano ng lahat, pero nasa Diyos ang pagpapala. Tandaan natin, nasa Diyos. Deuteronomy 8, verse 17 to 18, pagpapaliwanag pa rito tungkol sa pagtanaw natin ng gratitude o utang na loob sa Diyos. Ganito ang sabi, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Diyos po ang gumagawa ng pagpapalang natatanggap mo ngayon. Pero kung wala ang Diyos, sarili mo, ipagmamalaki mo, pero wala kang kasiguruhang ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Huwag mo ipagmamalaki kung anong nasa iyo.
tinitong taong ito, itong mayamang ito. Alam mo yung taong nagtitiwala sa sarili, laging ako, akin, ko, akin, ko. Yan po'y salita ng Diablo. Tignan nyo, verse 17 to 19 sa ating text, Luke chapter 12, ilang beses po ang personal pronouns dito binanggit tungkol sa mayamang ito. Ang sabi sa verse 17, inisip niya sa sarili, anong gagawin ko? 1. Sapagat wala akong, 2. Mapaglagayan ng aking, 3. Mga ani. Sinabi niya, ito ang aking, 4. Gagawin, gigibain ko, 5. Ang aking, 6. Ang mga kamalig at magtatayo ako, 7. Nang mas malaki at doon ko, 8. Titipunin ang lahat ng aking, 9. Mga butil at mga pag-ari. Just for 2 verses, siyam binanggit ang personal pronouns tungkol sa kanya. Akin, ako. Pansinin ninyo, sana ito kilalani, pakinggan nyo ang inyong mga sinasabi, mga kapatid, kuminsan. Baka inaangkin mo na lahat. Noong Pentecostal tayo, mahigpit ako dyan, maalala niyan, Brother Rudolph. Huwag mong sabihin yung akin sa Diyos. Atin. Palagi atin. Yan ang sinasabi ko. Remember, Rodolfo? Hindi ko pinapahintulutan mga member na sabihin mong akin, atin. Sapagkat yan ay isang salita na hindi dapat akin, akin, ako, ako. Dapat atin. Tingnan nyo, taong ito, ganito rin ba tayo? Mahilig sa ako? Bakit? Nakita natin, ang ating pong tinatanggap na pag-aari, ito may bunga ng iyong pinag-aralan, ito may bunga ng iyong katalinuhan, ito may bunga ng iyong kasipagan, lahat tayo po, hiram lang. Hiram lang ang ating tinatangkilig. Nakapagtayo ka ng tindahan, hindi dahil sa ikaw'y namuhunan, hindi dahil sa ikaw'y mahusay, hindi dahil nag-aral ka ng seminars paano mag-build ng, magtayo ng tindahan. No! Pinagkalooban ka ng Diyos at yan ang katungkulan mo, pahiran lang sa'yo. Hindi ka owner, you're just a manager. Ikaw ang manager, hindi ikaw ang owner. Lahat mo ng atin, hubad tayong dumating dito. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo'y pinalago, pinalaki, at binigyan ng kakayanan mamagulang natin para tayo pag-aralin at tayo'y nag-aaral sa sikap natin, hindi rin sa atin, kundi sa Diyos, hanggang sa narating natin ang tugatog ng tagumpay, tapos mumulahin natin ang ating ina. Hindi ka makapagtapos kung hindi dahil sa iyong mga magulang at hindi rin makapagpapaaral ang iyong magumul dahil sa Diyos. In Him we live and move and have our being. Yan po yung kadalasang nakakalimutan natin, yung sin of covetousness. Matindi po yan. Katabi po yan ng fornication. Puot ng Diyos na nanatili sa atin. Tayo yung mga stewards lamang nung ating natatanggap na sinasarili natin. Steward lang tayo, tagapamahala lang tayo. Maalala ko namin kapitbahay namin. Pagka pinaparadahan yung tapat nila, pinapalayos yung kusino, kahit sino pa man. Napapagod na siya, tuwing may paparaday, lalabas siya, naglagay siya ng no parking. Okay. Nasa kamilya siya, pero ang kasada sa gobyerno pa rin, hindi pa rin atin. Ikaw ay steward lamang. Tagapangasiwa ka ng lugar mo, walisan mo, linisan mo yung bakuran mo. Pero hindi sa iyo yan. Kahit na ikaw pa may-ari ng bahay, pati bahay mo hindi pa rin iyo. Bakit? Nagbabayad ka ng buwis, taon-taon. Kanino? Sa gobyerno. Bakit? Ang lupa natin ay sa gobyernong lahat. Tayo'y mga tagapamahala lamang nung ating ari-arian na pinagkatiwala sa atin. Kaya namumuhay tayo sa covetousness. Pangalawa na lesson.
Saan yung unang lesson? Habang iniisip ang pagpapala, nakakalimutan ang nagpala. Ikalawa, sa taong ito, habang iniisip ang sarili, nakakalimutan ang kapwa. Kasi, puros ako siya. Alam niyo ba, kahit yung pinakamasamang tao sa kalsada, pag nakita kang nadisgrasya, anong ginagawa nila? Agad-agad tatakbo, tutulungan ka. Why? Because ang Diyos pwede niyang ilapat ang kanyang pag-ibig doon sa isang kriminal para mapadama sa iyo na minamahal ka ng Diyos. Pero hindi nangangulugan yung taong yun ay Kristiyano. Kasi kahit yung pinakataong mayroong pagpuot sa Diyos, pero pag giniloob ng Panginoon sa kanyang providensya, ibigay sa kanya yung kanyang love, love ng Diyos para itingin sa iba, maranasan mo. Kaya, ang mali naman sa atin, yung tao ang ating tinataas sa buhay natin. Habang iniisip ang sarili, nakakalimutan ang kapwa. Sabi niya sa verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, verse 18 muna tayo, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipuin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sobra-sobra, sana makapagbigay siya sa kanyang kapitbahay, no? Sobra-sobra eh. Pero sabi niya sa 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ni hindi man lang nabanggit na tumulong at magbahagi sa iba. Christian principles, ang sabi ng Panginoon sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 9. Siya nagbibigay sa atin ng butil para tayo makaani. Nang sa ganun, makapagbahagi tayo sa iba. Tanda natin, lahat po na angkin natin, ang layunin ng Diyos ay ibahagi sa iba. Applied to the gospel, lahat ng tinanggap nating libre na ebanghelyo, dapat din natin ibahagi sa iba. That's giving. Taong-taong ito, wala siyang naisip sa kapwa, sapagat ang kanyang iniisip, sarili lamang. So ano yung pag-iimbak at pag-iimpok, magkaiba po yun. Diba? Pag-iimbak at pag-iimpok, hoarding, and ano ba yung sa English yung pag-iimpok? Savings. Magkaiba yung hoarding at saka savings. Yung hoarding po, kinakakuha mo lahat para sa iyong sarili. But savings po, meaning to say, nag-iipon ka para sa kapakanan ng iba. Like for example, parents. Bakit nag-iipon ng parents? Meron silang pagmamanage ng kanilang financial. Why? For their children. Para sa kanilang mga anak. Para sa renta ng bahay. Pero hoarding, kasakiman po yun. Ito ang ginagawa ng taong ito. Ito yung ginagawa. Gayong marami po sa kanyang paligid ang nangangailangan. Maraming namamatay sa karamdaman. Bakit? Dahil walang makain. Kaya nga, ang sabi nga po sa ating teksto, sa sana nga ba yun? Na wala sa kayamanan ang ating buhay. Ha? Sa 15. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasikiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga aralian. Ang buhay ng tao ay naroon sa kasaganaan
ng pagtanaw sa iba. Alam po nagagawa ninyo ang bagay na yan. Sa akin din, nagagawa ko rin kuminsan, pero kapos. Minsan may umuudyok sa akin, huwag ka na magbigay. Wala kang kakainin mamaya. Huwag na kayo magbahagi. Mapera yan. Maraming pera yan. Tinan mo sa kanila, punong-puno yung ref nila. Yan po yung udyok ng covetousness sa atin. Hindi naman kailangan piliin natin kung sino yung bibigyan natin. Mayaman siya o mahirap siya. Ang malaga, nakikita ng Diyos ang ating pagiging generous sa iba. Yung ating tulong sa mayaman, hindi, maaaring itapon pa nga pagkawala ka na eh. Pero God honors what you did. Yun ang kailangan. Kaya nga, hindi po nakukuha sa pag-iimbap ng marami ang makapagbibigay ng kaligayahan ng tao, kundi kung ano yung pagiging bukas palad niya sa iba. Sabi nga sa 2 Corinthians 8, 2 Corinthians 8, verse 2 to 4, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ito yung mga Christians sa Macedonia, grabe ang kanilang trials dahil sa kapigatian, persecutions, gutom at iba pa, kawalan. Pero ang testimony ni Paul sa mga taga-Corinthian, ang sabi niya, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hindi dahil mayaman ka o mahirap ka, wala kang, kailangan ang sumagana ay ang kagandahang loob. Verse 9, ay verse 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. At, ang sabi po sa verse 4, nakikiusap pa sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Namimilit pa mga Kristiyano sa Macedonia. Please, tanggapin mo naman ito, Paul. Gusto namin makatulong sa mga kapatiran sa Corinto. Please, please. Bakit po? Sabi sa verse 5, ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yun ang unang-una. Ibinigay ang kanilang sarili sa Panginoon. At sa amin, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Si Tito kasi ang siyang nagbungkahe ng pagtulong sa iba. At siya rin ang nag-deliver. So, yun ang kalawang lesson. Itong taong sakim na ito, dahil sa pag-iisip sa sarili, nakakalimutan na ang kapwa. Pangatlo, may kita nating lesson sa taong ito. Habang iniisip niya ang kanyang sariling katawan, nakakalimutan niya ang kanyang kaluluwa. Masyado siyang mayaman sa kanyang katawan. Wala siyang kulang, sobra pa nga eh. Pero nakalimutan niyang kanyang kaluluwa. Verse 19 to 20. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal. Hindi mo alam, ngayong gabi ang kamatayan mo. Ngayong gabi ang kamatayan mo. Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die and after that, face judgment. Ngayong gabi ang iyong kamatayan. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ipapasa mo lang sa mga anak mo o sa kanino man para tularan ka rin sa ginagawa mo. Kung wala pong family worship na tinuturuan ang mga bata. Pinapahalaga nito yung provisyong physical. Itong taong ito. Ari-arian. Kailanman, hindi makakasustain ng totoong buhay.
Nabasa natin sa verse 15. Riches can sustain life. O hindi makapaghahaba ng isang minuto man. Matthew chapter 6. Dahil sa labis na pag-alala sa kayamanan. Hindi makapagdurugtong yan. Ang sabi sa verse 20, hangal, ngayong gabi mamamatay ka. Tanggapin natin. Now, kung hindi ka prepared, takot ka sa kamatayan, lumapit ka sa Diyos. Lord, ipaalam mo nga sa akin, Lord, ano ba yung dapat ko panghawakan upang wag akong madaig ni Satanas na siya manghawak ng kamatayan. Di ba nga, may comics nga, isang diablo talaga ang may hawak ng karet. Ang tao pong Kristiyano, maring hindi takot sa kamatayan, pero takot mamatay. That's realidad. Christians are not afraid or do not fear death, pero may takot sila na mamatay. Kahit ako, ilang bis na ako muntik-muntik na. Talagang lumalaban ako talaga. Sumusuka ako ng dugo na sinasalo ko, mausumahin sa ano. Pinipigil ko talaga yung dugo na lalaking tubo. Ayaw ko mamatay eh. Pero sabi ko, Lord, kung ito na talaga ang oras ko, sige po, ayan. Pinabayaan ko lang, sige, labas ng labas. Pero ginawa. Takot tayo sa kamatayan. Yes. Pero hindi dapat, takot tayong mamatay. Pero hindi dapat sa kamatayan. Bakit? Nilupig na ni Kristo ang kamatayan. Nilupig niya ni Satanas. Natural, sakit talaga ang mamatay. Lalo pa pagka sa COVID. Naranasan namin yan, magkapatid. Parehong mag-ama. Ang hirap po. Sigaw ka ng sigaw, pero hindi ka makasigaw. Nakatingin ka lang. Wala kang lakas. Pero deep inside, takot talaga akong mamatay. Pero sabi ko, Lord, eto na. Pinagsampal-sampal naman ko ni Mama, nabuhayin ako muli. Christians, huwag tayo matakot sa kamatayan. Dinaig na ni Kristo ang kamatayan. 1 Corinthians chapter 15, verse 56 hanggang 58. Dinaig na ni Kristo yan. Wala na sa atin yan. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Lalo na sa iyong kaluluwa. Itong taong ito, masyado siyang concerned sa kanyang katawan. Lahat ng katawan, hindi, wala mo sinabing nag-exercise yan o ano pa man, nagda-diet yan because concerned sa katawan, pero wala siyang concern sa kanyang kaluluwa. Huwag natin gawin yun. Magkaroon tayong concern sa katawan, but at the same time, dapat una ang ating kaluluwa. Pang-apat, habang iniisip niya ang buhay, nakalimutan niyang siya'y mamamatay. Kaluluwa, mahaba ng panahon, may pagkain ka, magalak ka, matuwa ka, magsaya ka. Hangal, ngayong gabi mamamatay ka na. Masyado niyang iniisip ang buhay at nakalimutan niya ang kanyang kamatayan. Kamatayan natin, dumarating yan anytime, sapagkat yan po ay tinakda ng Diyos. It has been appointed by God. Kahit ano pang dami ng medisina, milyon pa ang iyong gagastusin, pero you cannot, hindi mo mapipigil kamatay, darating sa takdang panahon. Meron tayong isa dyan, artista, payat na. Mamatay si Ninot. Hindi pa siya namamatay. Why? Hindi pa dumarating, pero nagdusa siya sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, hindi sa naninira ko ito, pero realidad. Kung ngayon mayroon ka pang kasalanan, magdurusa ka, bunga na yung kasalanan, pero matagal ka pang mamatay, abot pa na lang mga 30 taon ka magsasuffer. Kaya dapat lamang ituwid na ating sarili, lalo na pagdating sa covetousness. Ang sabi nga sa James chapter 4 verse 13, itong sabi, halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita.
Gayon may, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip, ay dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Diyos o ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Dumepende tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos, gawin natin ang katungkulan natin sa Diyos. Gawin natin at hayaan natin ang Diyos kung kailan tayo itinakda sa kamatayan. Dumarating na kapatid. Itong taong ito, nakalimutan niyang siya isang mortal. Hindi siya immortal na hindi namamatay. Same din sa atin, pag marami tayong may pinagmamalaki tayo sa buhay, mayaman tayo, matalino tayo, para bang wala tayong kamatayan, iyo lahat ang buhay. Lahat ng tao yuyukod sa iyo. Lahat ng tao aamin sa iyo. Hangal. Hindi ka immortal. Hindi ka si Superman. Mamamatay ka. So tanda natin ang leksyon na ito, mga kapatid, na dapat natin ipamuhay. Habang iniisip natin ang pagpapala, huwag nating kalimutan ang nagpala sa atin. Habang iniisip natin ang ating sarili, huwag nating kalimutan ang ating kapwa. Habang iniisip natin ang ating katawan, isipin din natin paghanda ng ating kamatayan. Habang iniisip natin ang ating buhay, huwag kalimutan na tayo'y hindi mortal. Immortal. Tayo po'y mortal lamang. May katapusan. Kaya nga, sa panghuli po, mga paalala lang sa atin, panandalian. Unang-una, kamatayan din natin maiwasan, pero dapat natin iwasan ang kasakiman. Kasakiman. Huwag natin maghangat kung ano yung wala sa atin. Sapagkat, ang kasakiman po ay nakikita sa iba't ibang paraan. Kasakiman sa boyfriend, girlfriend, sana akin yun. Kasakiman ng posisyon, dapat ako maupo ang presidente. Kasakiman ng pagiging senador, kasakiman ng pera, kasakiman ng anuman. Mga kapatid, tandaan natin, kasakiman hindi po yan nakapagbibigay ng tamang buhay. Kundi ang pagsunod at pagiging gising sa ating responsibilidad bilang Kristiyano, gawin natin sundin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Yan po makapagsusustain ng ating totoong buhay. Pangalawa, dito sa ating nakuhang leksyon, paalala ko lang, huwag nating pabayaan ang magkaroon ng pagmamalasakit sa iba. Huwag nating hayaan ang magmalasakit sa ating kapwa. Huwag nating baliwalayan ng Diyos. Tulungan, tumulong tayo sa ibang nangangailangan. Pero tanda natin, Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay at siya nagbigay sa atin ng buhay. Pero maaari tayo makapagbibigay tulong sa needs, pangangailangan ng iba. Kahit siya'y mayaman, kahit siya'y may pera, kung wala siyang pera, dapat tayong maging matulungin bilang paghahanda rin ng ating buhay at kaluluwa. So, sa kabuuan, bagay na ay pag-usapan ng Kristiyano, ito ngayon ang sagot. Umiwas sa kahangalan ng kasakiman. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, tunay na kapagbibigay liwanag, nagbibigay bintana sa loob ng aming pong buhay upang makita namin ang sa labas. Dapat namin kilalanin mula sa inyo ang aming magagawa. Maraming salamat po, Ama, na kami po'y makalaya sa lihim at tuso ng kasalanang kasakiman. Ito namin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.